Sina Chang at Eng Bunker ay conjoined twins noong 19th century. Ipinanganak ang magkapatid na may lahing Inchek mula sa Siam, na kilala ngayon bilang Thailand. Ang terminong Siamese twins ay dito nagmula. Sila ang unang pares ng conjoined twins na ang kondisyon ay mahusay na nai-record. Bihira ang conjoined twins na mabuhay hanggang sa pagtanda. Ngunit kakaiba sina Chang at Eng dahil nabuhay sila ng mahigit 60 taong gulang at sila lamang ang kambal na Siamese na kilala na nagpakasal at nagkaanak ng madami. Sa kabuuan, nagkaroon ng 10 anak sina Chang at 11 kay Eng. Mayroong 12 anak na babae at 9 na anak na lalaki. Kung nais mong malaman ang kwentong ito, inaanyayahan kitang manood hanggang dulo. Pa-subscribe na rin para ma-update ka kapag may i-upload akong bago. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang conjoined twins ay isang bihirang kondisyon kung saan ang dalawang sanggol ay ipinanganak na pisikal na magkadikit sa isa't isa. Noong kabataan nila, kumikita ang magkapatid sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanilang sariling kondisyon. Ginagamit sila sa pagbibigay ng mga lecture at demonstrasyon tungkol sa kanilang kalagayan. Ang magkapatid na Bunker ay naglibot sa buong mundo, kabilang ang Estados Unidos, Europa, Canada at France, at pinahintulutan ang mga manggagamot na suriin sila. Sila ay naging tanyag at sa kanilang mga paglalakbay, ang Bunker Brothers ay nagbigay ng malaking tulong at pananaw sa pag-aaral sa kambal at conjoined twins. Sa kapanganakan, sina Chang at Eng ay konektado sa breastbone ng isang maliit na piraso ng cartilage, isang uri ng connective tissue. Bilang mga sanggol, ang connective tissue ay naging dahilan upang ang magkapatid ay nakaposisyon ng harapan. Gayunpaman, hinimok sila ng kanilang ina na mag-ehersisyo sa kanilang kabataan at ang tissue ay naunat hanggang sa umabot ito ng sapat at sa katagalan ay nakalakad silang magkatabi. Si Chang ay nakaposisyon sa kaliwa at si Eng naman ay nasa kanan. Bukod sa kanilang pinagsamang atay, bawat isa sa magkapatid ay may kumpletong katawan at magkahiwalay na organ. Si Chang ay 1 pulgadang mas maikli kaysa kay Eng. Ang magkapatid na Bunker ay nakatira malapit sa isang ilog at sa kanilang paglaki, natuto silang maglakad, lumangoy at magpatakbo ng bangka ng magkasama. Noong bata pa sila ay nagkasakit sila at nakaligtas sa smallpox virus. Noong 1819, nang 8 taong gulang ang magkapatid na Bunker ay namatay ang kanilang ama sa cholera. Pagkamatay ng ama nila, nagsimulang magtrabaho ang magkapatid sa paggawa ng cocoa bean oil para suportahan ang kanilang pamilya. Nang maglaon ay umalis sila upang maglakbay bilang mga mangangalakal at nag-aalaga ng mga itik. Sa kanilang paglalakbay, sinuri ni John Warren, isang professor ng anatomy at operasyon sa Harvard Medical School sa Boston, sina Chang at Eng. Napansin ni Warren na magkasabay ang tibok ng puso at paghinga ng kambal at pareho sila ng mga hilig at panlasa. Kabilang din si Warren sa mga unang nakapansin na sina Chang at Eng ay may natatanging personalidad at magkaibang katangian. Habang nasa Boston, nakuha din ng kambal ang atensyon ni Joseph Ski. Si Ski ay isang doktor ng British Army na nananatili sa Boston. Nagsagawa siya ng mga eksperimento kay Chang at Eng na may pahintulot ng dalawa. Noong Oktubre 1829, naglakbay sina Chang at Eng sa London, England at nagkaroon din ng matagumpay na exhibit doon. Sa London, sinuri din sila ng iba't ibang mga manggagamot, kabilang si George Bolton, na nagbigay ng ulat tungkol sa kambal sa Royal College of Surgeons. Kasama sa ulat ang impormasyon sa kanilang pangkalahatang pisikal na katangian, kabilang ang taas at timbang. Inulat din ni Bolton na ang mga organ ng kambal ay gumagana ng hiwalay. Sa kanilang paglalakbay, patuloy na naakit ni na Chang at Eng ang atensyon ng maraming manggagamot sa pag-asang mapaghihiwalay silang dalawa. Ang mga manggagamot na iyon ay nag-eksperimento sa kambal. Ang ilan sa mga eksperimentong iyon ay may kasamang mga pagsubok upang matukoy kung ang mga nervous system ng kambal ay konektado. Ang ilan sa mga eksperimentong iyon ay may kasamang mga pagsubok upang matukoy kung ang mga nervous system ng kambal ay konektado at kung ang alcohol ay nakakaapekto sa parehong kambal kapag ang isa lamang sa kanila ang nakainom.
Noong 1830s, ang kambal ay bumalik sa New York City at naging naturalized na mamamayan ng US. Bihira ang conjoined twins na mabuhay hanggang sa pagtanda. Kakaiba sina Chang at Eng dahil nabuhay sila ng mahigit 60 taong gulang at sila lamang ang kambal na Siamese na kilala na nagpakasal at nagkaanak. Sa kabuuan, nagkaroon ng 10 anak sina Chang at 11 kay Eng. Mayroon 21 anak na babae at 9 na anak na lalaki. Noong April 13, 1843, ikinasal si Chang kay Adelaide Yates at ikinasal si Eng kay Sarah Yates. Noong una, ang mga banker at ang kanilang mga asawa ay nakatira sa iisang bahay at nagbabahagi ng isang higaan na ginawa para sa 4 na tao. Pagkaraan ng 3 taon, nagtayo sina Chang at Eng ng 2 magkahiwalay na bahay. Ang mga asawa ay may kanya-kanyang bahay, habang sina Chang at Eng ay nagpapalitan sa bahay tuwing 3 araw. Gayunpaman, mula sa kanilang pagkakatulad, ang publiko ay nagtaka tungkol sa sex life ng mga ito. Nagkaroon ng mga pampublikong pangungutya. Ang pag-asam ng kambal sa pakikipagtalik sa mga kababaihan ay nakakagambala sa mga pakiramdam. Sa kanilang oras sa North Carolina, sina Chang at Eng ay sumangguni sa maraming doktor upang humingi ng surgical separation. Ngunit sila ay sinabihan na mamamatay sa operasyon. Ang magkapatid ay nagsimulang gumawa ng mas maraming pampublikong exhibition at naglakbay sa Alemanya at Rusya. Ang kambal ay naglibot hanggang sa sila ay higit sa 60 taong gulang at patuloy na umaasa na sila ay makakahanap ng mga opinyon tungkol sa surgical separation. Ngunit hindi nila ito napagtagumpayan dahil natatakot sila kung ano ang mangyayari kung ang isa sa kanila ay mamatay. Ngunit noong 1870, na-stroke si Chang. Naparalisado ang kanyang kanang bahagi, ang gilid na pinakamalapit sa kanyang kapatid. Ngunit hindi na siya bumalik sa buong kalusugan. Namatay si Chang Bunker noong Enero 17, 1874 mula sa isang namumuong dugo sa utak at pulmonya. 2:30 oras matapos mamatay si Chang, ang kanyang kapatid na si Eng naman ay namatay din. Matapos ang kanilang pagkamatay, isang propesor sa Pennsylvania ang nagsagawa ng autopsy kina Chang at Eng. Sinuri nito ng detalyado ang pisikal na koneksyon sa pagitan ng kambal, kasama na ang haba, angulo at mga materyales ng connective tissue na nagdikit sa kambal. Napag-alaman niya sa autopsy na ang bawat isa sa magkapatid ay may kanya-kanyang organo, ngunit isa lamang ang kanilang pinagsamang atay, kaya't hindi talaga sila maaaring mapaghiwalay. Dahil sa mga pagsusuri at medikal na eksaminasyon na pinahintulutan ng magkapatid sa panahon ng kanilang buhay, maging ang autopsy pagkatapos ng kanilang pagkamatay, sina Chang at Eng ay nagkaroon ng malaking ambag at pananaw sa pag-aaral tungkol sa bihirang kaso ng conjoined twin condition. Matapos ang autopsy, ang atay ng kambal at ang plaster cast ng kanilang katawan ay inilipat sa Mutter Museum sa Philadelphia, Pennsylvania. Anong masasabi mo sa kwentong ito? Comment down below at muli po ay maraming salamat sa inyong panonood. Ingat and God bless!